Good morning guys, good morning mga kasolid FLM. So update tayo. So ito nga pala yung dahilan kung bakit nakasurvive si Sir Francis Leon Marcos sa loob ng kulungan. So ito nga pala yung bumuhay sa kanya nung habang siya ay nasa loob. So kumbaga ito yung naging bread and butter niya, kaya pala siya nakasurvive doon. At saka ito yung naging suporta sa kanya financially. So panoorin natin ang video ito para malaman natin kung paano nangyari yon. So please don't forget to like and subscribe and comment na rin ang ating notification bell para updated ka sa ating mga next video. Sa mga humihingi pala ng tulong, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel ni Boss FLM na FLM Comeback at doon mag-comment, kasi isa-isa niyang binabasa doon yung mga comment para mapagbigyan ang inyong mga kahilingan. So yun lang mga kasold FLM, and please watch this video. Mangyan TV, solidong FLM vlogger, la noon hanggang ngayon. Iyon din ang bumuhay sa akin nung nakakulong ako. Don Vincent. Yes. Hindi 'yun maibebenta ni Brent Jong dahil pangalan ko 'yun. Walang hiya 'yan. Pero sasabihin mo ako ay magagalit sa kanila sa mga hindut na 'yan? Ay hindi. Bakit? Sila nga yung humubog sa akin eh kung bakit naging ganito ako ngayon. Oy, tignan mo ngayon, walang challenge. Laptop na ang binibigay ko, iPad na ang binibigay ko, pang negosyo na ang binibigay ko, hinahatid pa sa bahay. Ama, hindi ko na kailangan sumama kung saan malalayong lugar, basta importante alam ng Diyos na ginawa ko yon para sa tao. Kung ang mag-take credit niyan ay FFCI, si Dong, si Clarita, si San Aguilar, it's okay. Why? Because God knows. I am the commander of this. I am the author of this. And I'm happy to. Kaya sa lahat ng mga kababayan ko, yung talagang nahihirapan, mag-comment lang ako kayo din sa YouTube channel at pag nabasa ko, ay tutulo. Pag hindi ko nabasa, ulit lang uli. Ay araw-araw ko ako nagbabasa eh. Inaamin ko, hindi ko kaya ang buong Pilipinas. Pero inaamin ko rin at ipinangangako ko na sinaaraw-araw na ginawa ng Diyos, hindi pwedeng wala ni isang tao. Tinatanong niya ko ano ito ang grupo nyo sa loob at bakit daw po kayo naging gobernador. Sabi ko, yan ang problema, alamin mo. Ano daw ang grupo ko sa loob at bakit ako naging gobernador? Wala akong pangkat. Nasa kwerna ako, independent ako, lumabas ako ng malinis at walang tato kahit isa. Sa kulungan, pag tadpad ka ng tato, ay praktisan ka. Lalo na yung kulungan ko, high-risk facility yun. Lahat ng matitigas nandun. Pero pag lumabas kang walang tato, kahit isa, aba, ay matibay ka. Pero bago ako naging gobernador, ay talagang hindi lang yung katapangan ang sinubukan doon. Pati pagmamahal. Nung sinuuna, they test my strength. Hindi nila kaya. And then they test my weakness. Hindi nila kaya. Ang respeto kasi, na-earn yan. Not only by strength, but by good deeds. By act of kindness. Kaya respetado ako ng lahat ng bilanggo sa buong Pilipinas. Yan. Ngayon, kung halimbawa basher ko kayo, huwag kayong magpapakilala ng tunay. Kasi kahit hindi ko iutos, pag nakita na alaman ng mga kakosa ko, yung mga nakasama ko sa loob, itutumba kayo. Ganun. Pero hindi ko pinahihintulutan ng ganun. Dahil ayoko ng ganun. Kawawa naman kayo eh. Mawawala lang sa isa yung paggawa ko ng mabuti kung magiging kabahagi ako sa paggawa ng masama. Kaya di ba ang hirap ng katatayuan ko. Pero dahil nga, ang gusto ng Diyos ay maglingkod lang ako ng maglingkod, ay di nag-commit naman ako sa kanya na mas magiging magaan ang aking buhay kapag wala akong sama ng loob na itinatago sa puso. So wala akong tinatago sama ng loob, kaya kayong lahat ay napatawad ko na. Yun nga lang, hindi kayo magiging kabahagi ko. At lalong hindi kayo magiging kabahagi ng organisasyong kinabibilangan ko. Ngayon, kung duda ka, pumunta ka ron sa kulungan, doon sa BGMP, sa MMDJ Annex 2, at tanungin mo kung totoo ang sinasabi ko na akong gobernador doon. Okay, pagka hindi, at walang pagkasabi sa'yo hindi, at pumunta ka ron, huwag mo sasabihin basher kita at kakatayin ka na nila roon, hindi ka nila palalabas eh. Ganun yun. Masabihin mo lang, pag pumunta ka ron na itauhan kita, ayan, irerespeto ka ron, pagkakapihin ka pa ron, makamasahihin ka pa ron, hihilut-hilutin ka pa ron. Yun na lang ang kaya nilang ibigay, wala na iba. Ayan.
Hindi lang sa mga bilanggo, Limor. I earned respect and love from the people who tried to dare the government, who tried to dare and object the law. Diba? Lahat ng klase ng tao na kasama ko rin. Lahat. So masasabi ko na yung buhay ko, I walk all walks of life. Kung meron mang pag sinabi kasing, you walk all walks of life, ibig sabihin, all walks of life, dinaanan mo na yung kulungan. Ibig sabihin, namatay ka na rin. Bakit? Ang kulungan ay hindi yung libingan ng mga patay. Libingan niya ng mga buhay. Pag nandun ka na sa loob na yon, lalo na doon sa high-risk facility, walang kasiguraduhan ng buhay mo. Kapag ka wala kang tibay doon, naapi-apihin ka doon. Kapag ka matibay ka, irerespeto ka. At pag naging naggumawa, alibaw, nanungkulang ka sa isang pangkat, let's say, naging bastonero ka, ay matibay ka na noon. Ngayon, ang pwede lang pumalo sa bastonero ay yung mayor. Ayan. Ang pwede lang din pumalo dun sa mayor ay yung mayores. Okay? Tapos may mga advisor yan. Yun. Pag hindi nagkasundo ang isang pangkat, kahit piso lang, asahan mo riot yan. Totoo yun. At dalawa lang yan. Either balilain ka o magpapayan na kayo. Yan ang kulungan. Pero, kapag nirespeto ka ng lahat ng pangkat dyan, katulad ko, ako yung gobernador, lahat ng pangkat ay pangkat ko. Lahat. Magmula kwerna. Ako'y nasa kwerna ako eh. Sputnik, sige-sige. Sputnik, bahala, BCJ, at saka komando. May bata ako dyan sa Annex 2, commander ng komando sa buong Pilipinas, si Julius Rehuso, bata ko yan. Itong alalay ko ngayon, si Job, yung personal security ko, ay Sputnik yan. So nga pala, lahat ng mga naging kasama ko, kapit lang, tiwala lang sa Diyos, at makakamtan nyo rin yung kalayaan nyo. Dapat ituring nyo kayong magkakapatid kahit wala na ako dyan. Bagamat meron konting pait. Pero lahat ng karanasan na yan ay magiging bahagi ng buhay natin. Either lalo kanyang ilugmok o lalo kanyang pagtibay. Naniniwala ako na pinatibay ako ng Panginoon. Hinubog ako ng matipunong kamay ng panahon at binigyang buhay ng isang mapagpalang diwa sa luklukan ng mga siga. Kaya naman, ito ako ngayon, bagong FLM. Legend. I mean, alam mo, hindi ko na makuha magalit sa mga taong lumapastangan ng walang yan sa akin. Alam mo kung bakit? Kasi naging bahagi sila kung bakit ako naging ako ngayon. Noong ako'y nakulong, nawala sa akin ang kasikatan, medyo sikat na ako noon. Nawala sa akin yung kayamanan dahil napagloloko na ako noon. Yung aking kaibigan na putris na nirespeto ko at minahal, ay tinakbuhan ako ng dami niyang utang. Yung the very least na iisipin kong manloloko sa akin ay siya pa yung gumawa. Yung mga napulot kong tao, katulad ng balyena na pinulot ko sa Green Meadow, binigyan ko ng buhay, ayuhin na lang iya ako. Meron taong gumamit sa akin na yung lawlaw ay namatay na raw. Ay marami ho, hindi ko naman bilang. Habang ako'y nakakulong, wala akong kalaban-laban. Pine-persecute ako na publicly by social media and by mainstream media. Lahat na ng klase ng kaso ay sinabi na at kawalang iya ay sinabi na sa akin. Wala akong kalaban-laban. Pag sadating sasapit yung gabi, papataan luha ako sa aking mata. Kahit napigilan ko, kahit na anong tapang ko. Hindi dahil sa nahihirapan ako sa kulungan, kung hindi dahil yung mga taong binigyan ko ng pagtitiwala at pagmamahal ay winalang iya. Pero may purpose pala ang Diyos doon. Talaga palang pinaramdam niya na magtagal ako para malaglag na isipin na ng mga hinayupak na yan na hindi na ako makakalabas at para lumabas na ang kanilang mga totoong kulay, ay nangyari. Okay. Pero ngayon talagang mga totoong nagmamahal sa akin, talagang katulad nyo na bahala na, lumabas at hindi si boss, nandito kami para sa kanya. Nung kayo na lang at nasigurado na ng Diyos na malinis na ang paligid na dadaanan ko at puro pagkakatiwalaan na yun nasa paligid ko, at saka niya na ako pinalaya. Ay nagpapasalamat ako at tumagal ako ng ganong kahaba. Bakit? Hindi malilinis ang sambahayang ko eh. Mananatiling marami yung mga ahas at tulupong kung nakalaya agad ako. Eh yun sa pagtatagal na yon,
ay wala nang malaman ng ulupong ay nag-alisan. Ayun. So, ang nangyari is yung talagang taong tapat sa akin lang ang natira at naiwan. Kayo yun. Mami Lorna Rutherford, thank you. I'm recognized. So, yung basher na yan, naging bahagi sila why they created an FLM today who's going to create not only legend, but he will create a remarkable change not only in the life of our people, but including the life of them. Why? Alam mo, ang daming bagay na nangyari, Limor. Tumakbo ako, Senador. Nakakulong ako. Abay, nakakuha ako ng 5 milyong boto eh. Ay, hindi biro yun, Limor. Sa tingin mo, biro yun. So, instead na magalit pa ako dyan, yung sinasabi nilang budol, ganyan-ganyan, eh, wala naman akong ganyang kaso. Wala naman akong kasong scam. Wala naman akong kasong estapa. Bakit? Ay, estapa eh. Ang dami palang nagsampa. Ay, wala nag-materialize eh. Wala ni isa. May nagsampa pa nga eh, ang address na Subpuene NDI. Pero alam naman nilang ako'y nasa Manila City Jail. Ay, di hindi ko natanggap ang Subpuene. Ay, di nalabasan ng warat. Binailan ng abogado ko yun. Hiniringan ko. Ay, tatlong hearing. Hindi nagpakita yung complainant eh. Nagalit pa yung judge. Sinasayang nyo. Pinaglalaroan nyo yata ang korte. Sabing ganun. Sa Pasay yun, yung kaso na yun. Kilala nyo na siguro yun. Kung sino yun. Ay, kung umaten sa hearing, so sungal-ngalin ng mga abogado ko, ina-print yung usapan namin sa Facebook, eh, sa Messenger, ganyan kakapal. Talagang lumalabas doon na nangihingi sa akin. Nagmamakaawa nung hindi ko pinansin eh, nagdemanda. halatang gawa-gawa ang istorya eh. Di ba? Ika nga sa Batanggin yung istoryahe. So, imbis na magalit ako dyan sa mga hindot na yan, katulad nila White Flower, nila Eppelin daw, ay ilan-ilan lang naman yan, kundi yan si King. Kung hindi yan si King, yung nanay nung babaeng asawa ko kuno na nagdemanda pa ng Bause, nung nag-hearing eh, hindi nagpakita at natakot. Ay bakit? Eh may anak at may asawa siya eh, ako ididemanda niya, hindi siya iluka. Sila-sila lang yan. Ilan lang yan. Si Ngak-Ngak Diablo. Si Balye. Balye. Na. Yung kasawa ni Balye na. Ay na ulupong. Yan. Yung nanay nung babae ko noon na kasawa ko noon na kinasuhan ako ng Bause dahil kulang daw sa sustento. Abay nung nalaman ng judge na sabi ni Attorney Caroche, diba kasal ka dito? Ito anak mo. Buntis ka. Nanganak ka. Pay kumpleto sa litrato si Atty. Caroche. Abay, hindi na nagpakita sa hearing eh. Ay, didi, miss the judge. Kung kaso. Abay, guguluhin mo ko eh. Magugulo ang buhay mo. Sabi ni Atty. Caroche. Ay, di, tunaw. Ay, kilala ko yung mga yan. Sila-sila lang umiikot dyan. Pero napatawad ko na yung mga yan. Bakit? Alam ko namang hanggang magpahanggang wakas, ganyan na yung magiging buhay nila. Patay gutom at hampas lupa na sila forever. Kaya imbis na magalit ako, pinapanalangin ko na pagpalain sana sila. Pinapanalangin ko na sana eh, gabayan sila ng Diyos na magbago yung takbo ng buhay nila. Pero yung sasabihin mo ako'y magagalit sa kanila, sa mga hindot na yan? Ay hindi! Bakit? Sila nga yung humubog sa akin eh, kung bakit naging ganito ako ngayon. O tignan mo ngayon, walang challenge-challenge. Laptop na ang binibigay ko, iPad na ang binibigay ko, pang negosyo na ang binibigay ko, hinahatid pa sa bahay. Ama, hindi ko na kailangan sumama kung saan malalayang lugar. Basta importante alam ng Diyos na ginawa ko yon para sa tao. Kung ang mag-take credit niyan ay FFCI, si Dong, si Clarita, si Sana Aguilar, it's okay. Why? Because God knows. I am the commander of this. I am the author of this. And I'm happy to. Kaya sa lahat ng mga kababayan ko, yung talagang nahihirapan, mag-comment lang ako kayo din sa YouTube channel at pag nabasa ko, ay tag. Tutulo. Pag hindi ko nabasa, ulit lang uli. Ay, araw-araw ho ako nagbabasa eh. Inaamin ko, hindi ko kaya ang buong Pilipinas. Pero inaamin ko rin at ipinangangako ko na sinaaraw-araw na ginawa ng Diyos, hindi pwedeng wala ni isang tao. Alright, mega-mega love shoutout sa lahat, mga ka-FLM. Ayon, may inamin si Idol na hindi niya kayang tulungan lahat ang buong Pilipinas.
At sa kadinami-dami ng buong Pilipinas ay hindi niya kayang matulungan. At yung mga nagko-comment, kung hindi daw nabasa ang iyong comment ay mag-comment ulit. Mag-comment ulit, araw-araw po mag-comment dyan sa kanyang channel. At kung hindi rin po kayo nakasubscribe ay mag-subscribe na kayo. Yung mga humihingi ng tulong ay mag-comment kayo ulit kung hindi napakinggan ang inyong comment doon sa FLM Comeback na YouTube channel ni Boss FLM. Yung humihingi ng tulong po, doon po kayo sa FLM Comeback na mag-comment po. At ayan, isa sa bumuhay kay Idol nung nandoon siya sa loob ay ayon sa kanya ay yung palaisda niya sa Bacnotan, La Union. At ayon na nga ay hindi maibinta ni Brain Chong yon ay dahil hindi nakapangalan kay Brain Chong, nakapangalan kay Idol FLM. Ayon, comment reaction tayo dito and panoorin natin itong susunod na video. Karikawa YouTube channel, o suportahan niya si Karikawa. Sabi niya, Idol, mabuhay ka, marami ka pang matutulungan, Idol. Abay, oo naman. Eh, hindi naman ako titigil sa pagtulong eh. Ika nga, baliktarin man ang watawat, ako hindi paawat. Basta eh, pagtulong. Kahit isang tao lang. Gagawa ako, araw-araw. Benok, wala si George. Abay, alam mo na yon. Peka. Yun. Yun ho yung sinasabi ko. 5 minutes before 11 at magsisimula na ako magpalipad. Yung mga empleyado ko ay magpapalipad na. Yung sinasabi ko, naging bahagi na sila. Sila yung bumuo ng bagong FLM. Tingnan mo, hindi na makapag-comment tuloy. Magpalit ka na ng pangalan. Sila yung humubog ng bagong ako eh. So bakit pa ako magagalit? Parang napakahirap magalit. Alam mo bakit? Ganito yan eh. Tutulong ako. Magpapadala ako ng bigas na karaming lugar. May hindi biro ang gastos din mo rin. Sa bigas na laangin eh, 150 mil na. So kung magpapadala ako ng tulong sa isang barangay na ganyan, minimum quarter million ang gastos. Alam mo, minimum quarter million ang gastos. Di ba? Ito yung katanungan. Bakit hanggang ngayon kailangan ko siyang gawin? Bakit? Dahil dito sa mga supporter na yan. Bakit? Nangako ako sa kanila. Napaglaya ako. Magiging proud sila. Sila yung nakipaglaban, tumatanggap ng batikos ko nun. Di ba? Sila yung naghihirap, magluluto ng ulam, dadali sa kulungan, ipinararamdam nila na mahal nila ako eh. Wala naman akong pwedeng iganti sa kanila. Ang lagi nilang sabi, sir, ituloy mo lang. Mas higit na kailangan ka ng mga kababayan natin mahirap. So ito, wala nang challenge dito, tira lang ng tira. Ay, hindi na ako magcha-challenge kasi mag-challenge ka, makukulong na naman ako dyan eh. Ayoko na, kalalabas ko lang eh, maawa naman kayo. Tira na lang ng tira. Ganun yun. So, ang ibig ko sabihin nun is, apakahirap gumawa ng pangit. Bakit? Mawawalan lang sa isa'y lahat ng ginawa ko kung gagawa pa ako ng kasalanan eh. Anong silbi ng tumulong tayo? Bago'y yung basher na yan eh, sa sobrang buwisit mo eh, puputulan mo ng kamay, puputulan mo ng dila, pupugutan ng ulo, ay di, magkakasala ka pa. Di ba? Naka mo? Yan yung limor. So, instead na magalit ka, katulad nung sinabi ko, hindi ko na kayang magbigay ng galit, di mo? Dalawa na lang ang kaya ko ibigay sa buhay ko ngayon. Ang mahalin yung mga taong nagmahal sa akin at patawarin yung mga taong tumarantado sa akin. Yun yun. Dalawang bagay na lang. Now, ika nga eh, I'm going to kill them with my success and going to bury them in my smile. Ang lalaki niya.
3 million ang ngiti na yan. Remor. Napo. Ayun yun. Alam mo, sobrang mahal ako ng Diyos, Lemor. Nawalan ako ng asawa. Bah, ay di kanya na ang temtem niya. Ay, ang daming binigay ni Lord sa akin eh. Nawalan ako ng anak. Ay, naglabasan yung mga anak ko eh at naniyakap ako. Ay, yung mga good things, no? Nawalan ako ng sekretary ng mga tauhan na budol. Ay, natira na ako ng mga tauhan na matitino. Oh, nawalan ako ng kasikatan noon. Medyo sikat na ako. Abay, paglabas ko, dahil ko pa si Tom Cruise eh, pag lumakad ako sa mall. Kanina ba? Oh, kahit kanina na lang eh. Ang sabi ng ba, ati, idol, idol na idol ka ng asawa ko, please, baka pwede. Hindi masabi ang pangalan eh. Ang daming nagbibideo sa akin dahil kumain ako doon sa food court. Ano ba yung internet natin? Porterhouse, no? Ang daming porterhouse. Tiga-tigalawa kami. Tapos may litsyong kawali, may litsyon na totoong litsyon. Basta marami, nasa food court kami. Tatatlo lang kami nila na kumakain. Apat pala, isang bodyguard ko, yung police. Apat lang kami kumakain. Eh, handa eh, parang pista. Aba, ay, ang dami nagbibidyo. Ako po, ewan ko na lang kung kag-upload nila yung sabihin nila si Evelyn pala, matakaw. Ay, kutom eh. Anong gagawin ko? Ay, gutom na. Oo.